oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Let's meet our NCAA Season 99 champions, ang Women's Volleyball Champions, Binild Lady Blazers. At ang Men's Volleyball Champions, Perpetual Altas. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Hi, Vince. That's it. Tuloy-tuloy ang pagsabog natin ng good vibes at papremyo dito sa pinakamasayang Family Game Show sa buong mundo ang Family Game Show! Time out muna sa paglalaro sa court dahil dito mo muna sila sa hulaan makikipagsalpukan. Ito na po ang mga idolo natin sa NCAA Volleyball. Uunahin natin ang three-peat champions. Tatlong sunod-sunod na season silang kampiyon, ang Binild Lady Blazers. Ang leader po nila sa game ngayong NCAA Season 99 po, ang MVP at ang best setter, Cloan Mondaniero. Hi, Cloan. Good to meet you, Cloan. Good to meet you. How are you, Cloan? Okay naman? Excited. Very. Yeah, very excited. That's very good. Ang tanong, excited din ba ang mga teammates mo? Feel ko naman. Pwede po palitan. Sab ba? Sab? Sab po muna. Sab. Cloan, pakilala mo naman please sa mga kasama. Nagbabalik siya sa Family Feud eh. Ang wakwak ng CSB dahil mataas siyang tumalon. Si Jade Hantapa. Jade! Musta? Ha, Jade, okay ba? Okay po, okay. Ang sumunod naman natin, ito talaga, most improved players ng Season 99. Wow. Para sa amin, ha? Pero, lagi siyang galit, kaya Michelle Galit! Hi, Michelle! Hi! Ano namang sumunod sa tabi ko, Kuya Dong? Siya yung dalawang beses, tsaka sa ibang liga namin, laging MVP. So, talaga. Tsaka siya yung pinaka-nonchalant sa amin. Talagang kahit makascore siya, parang wala lang sa kanya. Wow. Walang iba, Gail Pascual! Gail, mamaya ganun din pag mga top answer mako mo, parang wala lang. Top answer parang wala lang. At syempre dahil kasama natin mga MVP, mga magagaling, baka pwede naman turuan nyo kami kung paano mag-set. Pwede! Pwede ba? Iyan na! Siyempre, kasama ang mga teammates, mga Binild Lady Blazers, the stage is yours. Si Louie, bibigay ko sa'yo. Testing lang muna, paano ba? Testing muna. Po sa ating Lady Blazers. Kita-kita naman na talagang A-game ang ipapakita niyo mamaya. At dito naman ang makakalaban nila mula sa team na may pinakamaraming championship titles sa history na NCAA Men's Volleyball. Kabilang na po dyan ang apat na sunod-sunod na panalo sa nakaraang four seasons. Siyempre, ang Perpetual Altas. Ang leader po nila sa game tonight, ang season MVP, Louie Ramirez. Louie, congratulations, Paring Louie. Thank you, Manong. Congratulations. Louie, sino-sino ba mga kasama mo ngayon?
Pinapakilala ko sa inyong lahat ang nag-iisang at tinaguriang the train ng aming team, Kirk Patrick Rosso! At ang susunod naman, ang pinagpala sa aming apat na hindi lang sa hampasan, pati na rin sa kantahan, Jefferson Malaco! At ang pinakahuli sa last, ang nag-iisang silent but deadly, Casey Andrade! Okay, Louie, alam nyo, tapos na ang playing year mo sa NCAA, pero ano ba ang susunod? Especially for you, what's next for you? Ano na ba, magpagpapatuloy ba? Professional na volleyball na? Yes po, siguro magpapatuloy ko yung volleyball sa Pro League. So yun, doon siguro mag-umpisa ulit sa paglaro ng volleyball. Yun, alam mo, Louie, bago ka doon makapasok doon sa professional, kailangan makuha mo muna yung mga top answer dito. Kaya-kaya! Alright, good luck! Perpetual Alice and the Benilde Lady Blazers! Guys, make your schools proud at galingan nyo. Dahil 200,000 pesos po ang pwedeng mapanalunan tonight. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey, Chloanne and Louie. Let's play round one. Good luck. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. Top 6 answers are on the board. Oh, bagay na bagay ito. Ito, kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, anong hayop ang pwedeng maging middle blocker? Louie? Giraffe. Giraffe. Ang tanong, anong ipamba-block niya? Yung leg niya! Yung leg. Okay, nasa ba, giraffe? Yup. Chloanne? Kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, sinong hayop ang magiging middle blocker? Unggoy. Yeah, unggoy. Nandiyan ba ang unggoy? Good. Louie, pass or play? Play. Alright, let's play. Let's play round one. Respectful Alice. Let's go. Kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, anong hayop ang pwedeng maging middle blocker? Elepante. Medyo mabagal nga lang yung elepante, no? Pero easy, pwede, kasi diba? Madali lang sa kanila, pwede, malaki. Sigit na yan. Elepante. Pwede. Jefferson, kung maglalaro ng volleyball mga hayop, anong hayop kayo pwede maging middle blocker? Siguro, ano, kabayo. Pwede ba sipain ng bola sa volleyball? Bawal, no? Pwede. Kahit anong parte ng katawan. Kahit anong parte. Pero hindi sadyang sipa, yun. Napaganon lang. Ayo. Pwede yun. Allowed yun. Allowed talaga. Pwede. Kabayo. Casey. Si Casey po, isang middle blocker. Ito, gusto ko malaman, Casey. Kung maglalaro ng volleyball mga hayop, anong hayop kaya pwede maging middle blocker? Katulad mo. Kangaroo. Kangaroo. Siyempre, mataas tumalo. Yes. Andiyan ba ang kangaroo? Louie, kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, anong hayop ang pwede maging middle blocker? Siyempre, sa mga malalaki, kalabaw! Kung sa basketball, may kalabaw. Yes. Sa volleyball, siyempre, may kalabaw din. Services? Wala. Kurt, ano kaya? Kung maglalaro ng volleyball ang mga hayop, anong hayop pwede maging middle blocker? Wala yung kalabaw, siguro may baka. Malaki din. Baka malaki din. Dyan. Baka. 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 Dyan. Services. Wala rin. Ladies, time to huddle. Jefferson, kung maglalaro ng volleyball mga hayop, anong hayop kaya pwede maging middle blocker? Zebra. Pwede yun. Pwede yun kasi malaki siya lang. Malaki, di ba? Pwede yun. Pwede. Ikalakihan din ng mga zebra. Zebra. Services. Wala. Benilde Lady Blazers. Jade, kung maglalaro ng volleyball yung mga hayop, ano kayang hayop ang pwede maging middle blocker? Panda. Panda? Si Mitch po ay isang middle blocker. Mitch, ano kaya? Ostrich. Bari, nakapanglig. Pwede. Gail? Dog na lang. So, Rowan, kung maglalaro ng volleyball mga hayop, ano kayang hayop ang pwede maging middle blocker? Ostrich. Possible, di ba? Mahaba din ang leg. Alright, sabi po nila ostrich. Nandiyan po ba ang ostrich services? May dalawa pa tayo. Everybody, number 5, please. Ibon sana. Ibon din, pero iba lang din. Number 1.
gorilla. Iba yung unggoy, ha? Iba yung unggoy sa gorilla. Magkaiba siya. Magkaiba pa. Anyway, dito sa round one, ang galing ng attack ng Perpetual Altas. They now have us 42 points. Pero wala pa pong puntos ang Benilde Lady Blazers. Pero first round pa lang naman ito, and we got three more to go. We're back here with Family Feud. Naglalaro pa rin po ang mga kampiyon ng NCAA Volleyball. Ang scores leading pa rin ang Perpetual Altas with 42 points. Pero hindi po sanay matalo ang Benilde Lady Blazers, kaya siguradong lalaban po sila sa pukpukan ngayon. Kaya tawagin na natin ang finals MVP na si Gail at ang astig na si Kurt. Guys, let's play round two. Si Gail po, isa po sa mga graduating players ng Benilde. At balita ko, siyempre, didiretso na siya sa Professional League. Ilan ba kayong gagraduate na didiretso na, Gail? Actually, kami pong apat gagraduate na po. Lahat kayo? Yes po. Ayan. Kaya good luck, Gail, sa gagawin mo. At ito naman po si Kurt. Nako, tinagurian po siya ng The Train. Bakit kaya yun ang bansag sa'yo, pare ko? Nagpangalan sa akin yung si Sir Anton Rocha, kasi Coach Hammer na nag-commentator. Tapos, meron kasing attack na running attack siya. Okay. Na manggagaling dito, tapos tatakbo ka papunta sa likod. Yan. Anyway, good luck guys. Ito na yung tanong, top 6 answers are on the board. Fill in the blank. Isang dakot na blank. Kurt. Isang dakot na asin. Isang dakot na asin. Nandiyan ba ang isang dakot na asin? Yep. Gail, ano pa kaya? Isang dakot na blank. Isang dakot na bigas. Isang dakot na bigas. Top answer. Gail, pass or play? Play, syempre. Alright, let's go, Gail. Fitz, you're next. Fill in the blank. Isang dakot na blank. Paminta. Isang dakot na paminta. Nandiyan ba yun? Jade, isang dakot na blank. Pera. Pera. Kahit ilang dakot pa. Pera. Lohan, isang dakot na blank. Isang dakot na... Huh? Altas, hadal na kayo. Isang dakot na wala. Ito na. One last chance, Gail. Isang dakot na blank, Gail. Isang dakot na putik. Pwede yan, pwede yan. Anong gagawin mo doon? Ipambabato. Isang dakot na putik. Altas. Chance to steal, Casey. Fill in the blank. Isang dakot na blank. Isang dakot na bitchin. Bitchin! 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 Jefferson. Isang dakot na asukal. Pwede asukal. Bitchin, asukal, Kurt. Isang dakot na? Isang dakot na buhangin. Hangin! Pwede! Louis, isang tama sagot na. Kailangan natin, Louis. Fill in the blank. Isang dakot na ano? Isang dakot na buhangin. Alright. Sabi po nila, isang dakot na buhangin. Nandiyan po ba yan for the win? Survey says... Alright. Marami pa tayong dinahulaan. Let's find out. Everybody, number 7, please. Number 6. Number 5. Isang dakot na luha. And number 2. Buhangin. Lupa. Buhangin, lupa. Okay, iba yung lupa sa buhangin. Lupa kasi soil talaga, soil. Buhangin, talagang pwedeng buhangin ang beach. Now, it's a good round for the Benilde Lady Blazers. Meron na po silang 57 points. Ang Perpetual Altas, meron pa rin 42 points. You're still watching Family Feud. Biyernes po ngayon, rush hour sa mga nasa may bus na may TV sa loob na nakatune in sa Family Feud. Hello po sa mga pasahero dyan. Kamusta po kayo nanonood? At siyempre sa mga gwapong driver at mga poging konduktor na kasama nyo dyan, magandang araw din. Kaya mag-iingit po kayo sa inyong biyahe. And this time, babalik tayo sa ating game dahil mainit po ang laban ng Benilde Lady Blazers at Perpetual Altas, ang dalawang kampiyon sa katatapos lang na season ng NCAA Men's at Women's Volleyball. So far, Benilde Lady Blazers ay may 57 points, Perpetual Altas 42. Kaya susunod na maglalaro ang middle blocker na si Mitch at ang finals MVP na si Jefferson. Let's play round 3.
Jefferson, Mitch. Good luck. Si Mitch po, sabi ko na nga po, isang middle blocker. Tama, no? Kayo pinaka nasa harap. Pinakamatangkad nasa harap talaga. Eh, si Jefferson naman, kung papipiliin ka, beach volleyball or indoor volleyball, ano mas type mo? Siguro yung indoor na lang kasi sa buhangin nanginit. Kaya dito tayo, indoor game lang ito, kaya mas matindi ito dahil double points round na. Kaya good luck sa inyo. 6 answers are on the board. Anong parte ng katawan mo ang madalas gawing unan ng jowa mo? Mitch. Braso. For experience? Sabi ni Mitch. Braso. Alright. Jefferson, anong parte ng katawan mo ang madalas gawing unan ng jowa mo? Dibdib. Dibdib. Yun. Nandyan ba ang dibdib? Jefferson, pass or play? Play. Let's play, round 3. Casey, may gusto ko bang batingin? Si Andrea, gusto mo batingin? Hello, Andrea. Ayan. Anong parte ng katawan mo madalas gawing unan ni Andrea? Hita. Hita! Nandyan ba ang hita? Louis, may babatingin ka rin ba? Hello, Jessa. Anong parte ng katawan mo dalas gawing una ng jowa mo? Chan. Chan. Nandyan ba ang chan? Tama yan. Kurt. Ay, may babatingin ka rin ba? Ay, siyempre meron. May girlfriend ako, si Shania. Yeah. Labasan na ng mga girlfriend, eh, no? Oh, okay. Anong parte ng katawan mo madalas gawing una ng jowa mo, Kurt? Siyempre yung balikat. Balikat! One last. Pero ikaw, Jeff, may babatiin ba tayo? Babatiin ko lang yung mama ko. Good answer. Good answer. Parte ng katawan mo madalas gawing una ng jowa mo for the win, pare. Likod. Likod. Survey says... Casey, parte ng katawan mo na madalas gawing una ng jowa mo, dalawa pang pagkakataon, Casey. Yung tricep. Nandiyan ba ang triceps? Wala! Louis, final chance. Parte ng katawan mo na madalas gawing una ng jowa mo. Leeg! Leeg! Nandiyan ba ang leeg? Wala! Alright. Meron na silang play. Alam ko na, ramdam ko na, may play na sila. Ano kaya to? Wet po. Mitch. Ulo. Ulo. Gail. Saan pa pwede matulog? Sa paa. Sa paa! Pwede pa. Pwede. Lohan, waiting ko. Nakaka-pressure to, ah. Anong, ito for the win. Anong parte ng katawan mo ang madalas gawing una ng jowa mo? Possible, pwede. Ulo, eh. Ulo, ulo. Alright. Yeah. Nandyan ba ang ulo? Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Still watching Family Feud? Sa mga kababayan nating masipag mag-comment sa Facebook, YouTube, Instagram, eto na ang pinakahihintay nyo. Shout out sa mga loyal viewers natin sa Mindanao, specifically sa mga taga Bayugao, Agusan del Sur, Mati Davao Oriental, Lumbatan, Lanao del Sur, at Osami City sa Misamis Occidental. Thank you for watching everyday. Maraming salamat sa inyo. Kanina pa, tinanong natin ang Benil Lady Blazers. Anong parte ng katawan ang ginagawa madalas na unan ng inyong jowa? Ang sabi po nila ay ulo. Pag tama ang sagot nila, masisti nila na ipuputos ng perpetual altas. Ang sabi nila ay ulo services. Let's see. Ano kaya itong isang ito? Everybody, number 6, please. Iba yung sa hita. Anyway, mag-update muna tayo ng score. Ito na, naghahabol ang Benil Lady Blazers. 57 habang leading na Perpetual Altas. 228 points. Ang huli maglalaban, ang open hitter na si Jade at ang second best middle blocker, si KC. Let's play the final round. Kayang-kaya ito. Good luck. Top 4 answers are on the board. Ano ang dapat dalhin kung magbabakasyon kayo kasama ang 1-year-old na baby? Go.
Shade. Yung ano po, yung chupon. Yung? Chupon. Chupon. Nandyan ba ang chupon? Wala. Casey, magbabakasyon ka, ano kaya ang dadalhin nyo? Meron ka 1-year-old na baby. Diapers. Yeah, diapers. All right. Nandyan ba ang diapers? Casey, pass or play? Play. Let's play the final round. Come on. Louis, anong dapat dalihin kung magbabakasyon kayo kasama ang 1-year-old na baby? Final round. Gatas. Gatas. Nandyan ba ang gatas? Boom. Kurth, anong dapat dalihin kung magbabakasyon kayo kasama ang 1-year-old na baby, Kurth? Yung mga damit ng baby. Nandiyan ba yung damit? One last, Jefferson. Isa na lang. Lamang po sila. Isang tamang sagot na lang ang kailangan natin. Dapat dalhin kung magbabakasyon kayo kasama ng 1-year-old na baby. Yung ano, pantulak yung stroller, yung ano. Audience, sa palagay nyo, stroller, tama? Stroller? Ha? Ano? Iiwan yung nanay? Oo, dapat yung nanay yung dala. Guys, nandiyan ba stroller for the win? Ang ating final score, Perpetual Altas 522, Benilde Lady Blazers 57. Thank you very much. Chloan, mag-uuwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Maraming salamat. Dale, thank you. Mitch? Thank you, Mitch. Jade, thank you very much. Sayang, sayang. Di bale. Congratulations naman sa Perpetual. Louie, may 100,000 pesos na kayo. Sino maglalaro sa ating Fast Money? Dalawa kailangan. Si The Train, tsaka ako po. Alright, Kurth and Luke, welcome back to Family Feud. Kasama po natin si Kurth ng Perpetual Atas. Alam niyo po, ngayong gabi, ang goal po nila ay makapag-uwi ng total cash prize na 200,000. 200,000. Not only that, meron din 20,000 pesos sa mapipili niyong charity. Ano ba yung napili niyo, Kurth? Yung Junelda Foundation po is perpetual din po yan. Tapos tinutulungan nila yung mga kapos sa budget na walang pambayad. Ayan po, kayo po ay makatatanggap ng 20,000 mula sa ating winning team. And at this point, nasa waiting area si Louie, hindi po niya tayo naririnig. Kaya Kurth, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Sa halip na matakot, matutuwa ka pa sa cobra. Kung ang lalabas sa pangil nito ay hindi lason, kung hindi, anong liquid? Go. Juice. Pwedeng kamayin na lang ito kapag kinakain. Ulam. Dahilan para tanggihan mo ang inaalok na trabaho sa'yo. Mahirap. Hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat. Mga corals. Parti ng isda na hindi masyado gusto ng tao. Bituka. Let's go, Kurth! Eto, sa halip na matakot, matutuwa ka sa cobra kung lalabas sa pangil ito, hindi laso, kung hindi... Juice. Juice! Ano kaya ito? Apple juice. Mango juice. Kahit basta ano. Matamis. Matamis. Juice! Uy! Pwedeng kamayin na lang ito kapag kinakain, sabi mo'y ulam. Ulam. Ang sabi ng survey. Pwede. Dahilan para tanggihan mo yung inaalok na trabaho sa'yo, mahirap. Survey says... And then, hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat, corals. Corals. Gagandang corals. Nandiyan ba ang corals? Yes, sir! Parte na isla na hindi masyado gusto ng tao. Bituka. Hindi ko makain kaya ng bituka. Wala. Wala, di ba? Services. Meron. Meron, meron. Kurt, balik muna tayo rito. Let's welcome back, Louie! Galing, Louie. Kamusta? Ano bang mas nakakaba? Volleyball o Family Feud? Sa ngayon, mas nakakakaba to. Eh, ikaw pa. Kayang-kaya mo yun. Si Kurth, nakakuha ng 50. Ibig sabihin, 150 pa. Bakit? Okay nga, kesa kaya zero. Kesa zero, di ba? Oh, di ba? Ngayon, anyway, makikita na po ng mga manunod ngayon ang sagot ni Kurth. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Sa halip na matakot, matutuwa ka pa sa cobra kung ang lalabas sa pangil nito, hindi lason. Kung hindi, anong liquid kaya? Go, Louie. Juice. Liquid? Pass. Pwedeng kamayin na lang ito kapag kinakain. Noodles. Dahilan para tanggihan mo ang inaalok na trabaho sa'yo. Mahirap. Bukod sa mahirap?
Delikado. Hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat. Ano hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat? Go. Treasure. Parte ng isda na hindi masyado gusto ng tao. Buntot. Sa halip ng matakot, natutuwa ka pa sa cobra ko. Lalabas sa pangil ito, hindi lasok, kundi anong liquid? Tubig. Parigoy, let's go, let's go. Sa halip na matakot, matutuwa ka kung ang lalabas sa cobra ay anong liquid. Sabi mo ay tubig. Ang sabi ng survey ay... Top answer. Pwedeng kamayin na lang ito kapag kinakain. Sabi mo, noodles. Noodles. Meron niya, meron. Meron. Ano ito? Cup noodles ba ito? Bagong lutong cup noodles, ha? Yes, bagong luto. Medyo ma... Gutom na gutom yan. Pang mukbang. Noodles! Wala. Ang top answer ay pizza. Dahilan para tanggihan mo ang inaalok na trabaho sa'yo, sabi mo, ay delikado. Sabi ng survey, ang top answer ay mababang sahod. Mababang sahod. Hinahanap ng diver sa ilalim ng dagat, sabi mo, ay treasure. Ang sabi ng survey, top answer! Kaya pa, kaya! Kaya pa yan, kaya! Parte ng isda na hindi masyadong gusto ng tao. Kaya mo buntot, ang sabi ng survey. Boom! Ang top answer ay ulo. Ulo ang top answer. Anyway, congratulations, Louie, guys. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Can you, Lady Glazers? Can you please ask you back here? At dahil ngayon po ay Friday, huwag po kalimutang panoorin ang Amazing Earth mamaya pagkatapos ng... Ito, napakaganda nito, yung My Guardian Alien. Sino ba yung bida dun? Bakit anong bida dun? Pwede bang maligawan yan? Ayan, anyway. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Guys, good luck sa inyo, ha? Sana magbalik kayo, di ba? Kaya mga MVP, mga mahuhusay, mga champion. Good luck sa inyong career after college. Alright? Pilipinas, ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kahit makihulat. Manalo dito sa Family Feud!